Okay, oras po natin mga kaibigan, 20 sandali maklipas po ang 10 ng umaga. Good morning po, nasa linya na po natin ang ating isa sa City Legal Counsel natin, Attorney Acidilio. Alright, good morning po. Good morning, Attorney. Good morning, sir. Magandang umaga po. Ayun. Okay, malinaw. Malinaw ang dating po sa inyo. Ano, ha? At gusto po lang po nating mabutit na sa linya po kayo. Regarding pinag-uusapan po namin dito itong issue ng ASF po. Oh, at para yung ilang mga katanungan natin mga kababayan ay kahit pa paano magkaroon sila ng linaw, bagamat ha, yung itong Bureau of Animal Industry ang siyang sinasabing dapat magbigay under authorized, DA. Authorized, di ba? Pero mabuti na rin sa bahagi ng city government, nandyan po kayo. Oo. Yung certificate of free status, okay, ng paglalabas ng baboy. Yes, oo. Ano ba yung latest natin, Attorney, regarding dito sa issue na to? Hello? Sa ngayon po, sir, sa ngayon po ay ang atin pong city government ay patuloy ang hindi lang pong paghahanda. Ito po ay simula pa nung magkaroon tayo ng unang kaso ng ASF ay hindi naman po tayo tumigil para mag-responde sa pangailangan ng ating mga hog raisers. Opo. Ang ating pong opisina ng City Vet at ang ating CDRRMO ay halos wala pong tigil sa monitoring and surveillance at sa pag-responde kapag may mga positive cases. Sila rin po ang pumupunta sa mga farms pag nagkakaroon ng positive cases para mag-depopulate ng ating mga baboy, ano po. Mm-hmm. At sa ngayon po, patuloy pa rin naman tayo sa paghahanda para naman ang next step natin ay mabigyan naman ng financial assistance yung mga apektado ng hog raisers. Opo. At isa pa po ay tayo ay naghahanda rin para tulungan itong mga hog raisers para makapag-comply sila sa requirements para mabigyan sila ng certificate of free status. Ano po? Lilinawin ko lang po, yung certificate of free status, yung CFS na tinatawag, ang nag-i-issue po niya na ang Bureau of Animal Industry na under ng Department of Agriculture at hindi po ang city government. Mm-hmm. Ang city government po ay nagbibigay lang ng assistance para mag-conduct ng testing. Mm-hmm. Matulungan yung ating mga hog raisers na magpa-test para sila ay kung ma-declare sila na wala silang positive case sa kanilang mga farms, mabigyan sila ng certificate of free status para makapaglabas sila, makapagluwas ng mga baboy. Mm-hmm. Yes, opo. Yun po ang proseso dyan. Mm-hmm. Attorney, si Junard Acapulco po, Attorney. Tanong ko lang po, hindi kaya ho nagiging problema ng ating mga kababayan naman na kukuha po nitong certificate of free status, yun hong bayarin. Ito ho ba'y libreng makukuha ho sa ano? Sa DA o may babayaran po sila? Ang totoo po niyan, wala naman pong babayaran diyan sa pagkuha ng certificate of free status. Mm-hmm. Kaya lamang merong mga ilang gastusin, pero maliit lamang po 'yan. Yung testing po mismo, yan po ay, ang alam ko, libre na binibigay ng Bureau of Animal Industry. Kaya lamang, humihingi tayo ng tulong sa mga farmers para dun sa gastusin sa pagkuha ng samples. Ang katulad po niyan, yung PPE na ginagamit ng mga kumukuha ng samples. Mm-hmm. Pero ang city government nga po, sa totoo lang, ay naghanda na rin ng pondo para makabili tayo ng sarili nating test kits. Mm-hmm. Para itong ating mga kababayan na hog raisers sa Calapan ay lalong maibsan yung gastusin para makapagpa-test. Ano? Dahil ang alam ko po ay medyo nagkukulang na rin o kakaunti na rin yung test kits na available sa Department of Agriculture at sa BAI. Kaya tayo mismo sa City Government of Calapan, bibili na tayo ng ating test kits para magamit naman ng ating mga kababayan. Ayun. Very good, very good. Oh. Mabalik ako kanina doon siya sabi mo na as of now, naghahanda na rin ang lungsod ng Calapan para dito sa pagkakaloob ng ayuda doon sa ilang mga affected, affected nitong ASF na to. By category, paano pong ikakategorize natin? Kasi merong ilan dyan, nag-aalaga lang ng backyard style. Meron namang iba dyan talagang farm na. Ano ha? Farm na. So, paano bang sistema nun? Paano bang gagawing sistema ng programa na yan? Yan nga po ang pinag-aaralan natin ngayon, ano, para itong pagbibigay natin ng financial assistance o ayuda ay maging balanse o okay, magkaroon ng equality. Hindi lang
Pag pinag-aaralan natin kung ano yung mga pwede nating pagbasehan nitong financial assistance, kasi alam naman natin ang mga hog raisers natin, iba-iba. Iba-iba yung laki ng farm, iba-iba yung klase ng kanilang pagbababoy. Mm-hmm. Ayan po ang pagbabasehan natin. Aaralin natin kung paanong lahat sila ay matutulungan. At hindi lamang po ito ngayong panahon na ito, no? Kasi posible na itong ating problema sa ASF ay tumagal pa ng mga ilang buwan. Gusto natin na makapagbigay tayo ng financial assistance na kaya nating i-sustain para lahat yung maapektuhan ay mabigyan natin ng tulong. Okay. Okay. Meron pa akong isang tanong, Attorney ano ha. Itong ating mga ilang mga kababayan po natin na tinamaan nga po itong sakit, yung kanilang mga alaga, meron silang mga tanong na halimbawa lang, 10 yung kanilang alaga, ang nag-positive lamang ay 7. Sa Makatwid, yung 3 ay hindi pa naman na affected, ano ha? Yun daw ba ipupwedeng mabigyan ng certificate para mailabas, maging pera man lang, kahit pa paano may pambawi? Ano po ba yung protocol na sinasabi ng Bureau of Animal Industry regarding po dito dun sa tanong ng ating mga kababayan na gustong makabawi kahit kaunti? Ganito po kasi yan. Base po sa protocol ng Department of Agriculture, kapag mayroong nag-positive sa isang lugar, kung halimbawa isa o dalawa, tatlong baboy na nag-positive sa isang lugar, sa isang farm, ang nirekomenda po ng Department of Agriculture, mag-depopulate within the 500 meter radius mula dun sa farm kung saan mayroong positive case. Uh-huh. Dahil ito pong ASF virus ay napaka-resilient at napaka-bilis kumalat. Mm-hmm. So kung meron pong isa-isang farm, merong isa na nag-positive, isa-dalawa, yung posibilidad na yung lahat ng baboy dun sa farm ay magpa-positive din dahil napaka-bilis po nito. Kung na-experience po ninyo, may tanong nyo dun sa ibang hog raisers na nagkaroon ng positive case, pag meron po dyan isa na nag-positive, sunod-sunod na po yan, mamamatay lahat ang baboy. Kaya po hindi ini-encourage na kapag ka sa isang farm meron ng positive, hindi na po ini-encourage, hindi na pinapayagan na ilabas yung mga baboy doon sa farm na yun. Dahil sigurado po, affected na yun. Kung hindi man po sila mukhang may sakit, mukha man malusog yung baboy, sigurado po yan ay carrier ng virus. Carrier na siya. Mm-hmm. Yun po ang mas delikado. Uh-oh. Dahil yun po ay pag inilabas, kakalat sa ibang lugar. Kakalat din sa ibang lugar. Oo nga. Tama nga naman. Very good. Magaling at na ibabahagi ninyo. Alright. Yun po ba yung mukhang wala pang tama? Pwede bang part of consumption ng tao yun? Anong paliwanag po diyan? Based on na rin na paliwanag po, ng Bureau of Animal, ha? Sige po. Ayon po sa pag-aaral, hindi naman nakaka-apekto sa tao itong ASF virus. Wala siyang epekto sa tao. Kahit yung baboy na may virus ay nakain ng tao, wala naman siyang epekto. Mm-hmm. Kaya lamang, kung ito ay kakainin ng tao, yan. Siyempre yan ay kakatayin. Uh-huh. Yung mga dugo niyan saka fluids na lalabas kapag yun ay kinatay, kakalat. Pwedeng kumalat. Kakalat sa lupa, hanggang pwedeng umabot sa ating water source, sa ilalim ng lupa. Uh-huh. At kapag ito ay kinain, kahit ito ay lutuin, hindi namamatay yung ASF virus. Ganun siya ka-resilient. Uh-huh. Kaya posible rin na kapag ito ay kinain ng tao at lumabas bilang dumi ng tao, nandun pa rin yung virus, buhay pa rin yung virus, kakalat. Pwede pa rin siyang kumalat at makahawa. Yes, napakagandang paliwanag, Attorney. Attorney, kanina nabanggit niyo po na ang guidelines po ng DA o Bureau of Animal Industry, pagka may kaso sa isang piggery, yung 500 meter radius ay dapat pong katayin na rin yung mga baboy po sa paligid nito. Ito po ba yung nasusunod natin sa ngayon? Ginagawa po ng city government po? Sa atin po kasi, nitong mga nung simula pa lang, nitong pagkalat ng ASF sa atin, hindi pa naman ganun karami yung talagang positive cases. So nung nagsimula, nag-practice tayo ng ating konting leniency, base sa ating judgment, base na rin sa tatanong natin sa mga veterinarians, na ang ginawa natin, naging selective muna tayo. Dahil yun namang mga
Babuyan dito sa Calapan, yung mga piggeries na unang tinamaan, malalayo naman talaga yung kanilang mga distance FAB, na farms din. So, maliit pa yung chance na sila ay kumalat. Tapos, nag-conduct din tayo ng surveillance, interview. Nung nalalaman natin na yun namang mga farms na affected ay isolated talaga, hindi agad tayo nagpatupad nung 500 meter radius of the population. Kasi tayo ay nagbigay ng konsiderasyon dun sa ating mga hog raisers na tayo umaasa nung una na hindi siya talaga kakalat, hindi siya dadami na katulad ng ating na-experience ngayon. Pero kung darating talaga sa punto, nakakailanganin natin na sundin ng strictly, i-implement natin yung guidelines ng Department of Agriculture, ay gagawin po natin yan. Attorney, sa pinaka-latest po na update na hawak po ninyo, ilang barangay na po sa lungsod ng Calapan ang ngayon ay affected na nito pong African swine fever, attorney? Wala po akong hawak na data sa ngayon, pero yung last time po na nag-check ako ay more than 15 na yata na barangay. Opo. Medyo marami na rin. Oo, marami na yung 15 eh. At kung ganun kabilis kumalat yan, ay dapat lamang talaga na yung protocol na pinaiiral ngayon ng Bureau of Animal Industry na pinatutupad natin, obligado namang ipatupad yan, protocol nila yun eh, ay dapat talaga matupad. May pagkakataon ba, attorney, na yung mga kababayan natin na nag-aalaga ng baboy ay talagang nakakapag-report sila para makahingi ng test? May mga ganun ba? Meron po tayong mga kababayan, mga hog raisers, na talagang nagre-report sila kapag sila ay nakaka-experience ng kaso. Kahit yung meron palang symptoms, nagre-report na sila. Yan nga po yung ating in-encourage. Dahil habang po meron mga hog raisers na itinatago itong kanilang mga positive cases, hindi po natin mapipigilan lalo ang pagkalat ng ASF. Ito naman po yung ini-encourage natin na mag-report kayo para kayo ay mapasama sa mabibigyan ng financial assistance. Uh-oh. At ito pong financial assistance na ito, linawin ko lang po, itong financial assistance na ibibigay ng city government, ito ay bukod pa doon sa matatanggap ng mga hog raisers na nagpa-insure ng kanilang mga baboy sa Department of Agriculture. So napaka-importante talaga na mag-report sila kasi there was a time kasi tatakot yung ilan natin mga aggressor na pagka in-inform nila at pinatest at nagka-positive, nakaw, laglag puhunan nila. Yun ang nagiging dahilan eh. Pero mabuti po at na-inform ninyo na may mga programang inilalaan ng city government regarding dyan sa mga tinamaan ng ganyan ng mga grazer natin. Opo. At aside pa dyan, meron po sa iba. Hanap din po tayo ng mga possible na livelihood programs yun para matulungan sila makabangon. Okay, at makabawi. So aside dyan sa sinasabi nyo, linawin ko lang, attorney, naglalaan o nagpaplano or pinag-uusapan na rin ninyo kung anong livelihood ang po pwedeng ipagkaloob sa kanila na para magkaroon ng sustainable yung kanilang income. Opo, tama po yan. Ah, very good. Opo. At mabuti. So, talagang dapat ma-encourage yung ating mga hog raiser na mag-report regarding dun sa status ng kanilang mga hanap buhay. Oo. I-remind ko lang din, sir. Paalala lang po sa ating mga kababayan. Yun pong paglalabas ng baboy, hindi po natin yan ipinagbabawal. Kaya lamang po, nire-require natin ang mga hog raisers na kumuha ng CFS. Kasi yun lang po ang tanging paraan para ang mga baboy nila ay mailabas nila. Kung makakuha po sila ng CFS, libre po sila na maglabas ng baboy. Ayun po. Sa part po ng city government, po kami ang nagbabawal. Sa totoo lamang po, ine-encourage po namin ang mga hog raisers na ibenta na nila, ilabas na nila lahat ng kanilang mga baboy. Dahil isa rin po yan sa paraan para makontrol itong ASF. Kung wala na po kasing baboy dito sa loob ng Calapan at na-dispose na lahat, mawawala na po ng host itong virus. Wala na siyang kakapitan hanggang siya ay tuloy nang mawala. Ayan. At attorney, ang city government po ba ay may plano ho na mag-declare ng state of calamity sa kabila ho ng mga pangyayaring ito po, attorney?
sa natanggap po nating balita galing sa Sangguniang Panlungsod, meron na po silang declaration na tayo ay under ng state of calamity dahil nga po dito sa ASF. Mm-hmm. So pag sinabi pong state of calamity, pinag-uusapan po natin dito, Attorney Pondo. Isingit ko na rin po, may approve na po bang annual budget ng city government for 2024? Napakagandang tanong niya. Ayon din po sa natanggap namin balita, approve na po yung annual budget. Naglabas na po ang Sangguniang Panlalawigan ng declaration na na-approve nila yung annual budget. Pero sa ngayon, hindi pa po namin natatanggap yung mismong kopya ng aprobadong annual budget ng city government. Linawin ko lamang po, Attorney, ano, ibig niyo po bang sabihin, ito ay by principle lang yung kanilang pag-a-approve na actually marami nakakita ito sa social media eh. Pero wala pa pong transmitter sa inyo yung in-approve nila? Ganun po ba? Sa ngayon po, wala pa pong transmittal, wala pa kaming natatanggap. Malamang po, meron, pinapinalize nila yung copy noong resolution approving our annual budget para mai-transmit sa executive department. Considering na wala pa pong transmittal sa inyo at considering na hindi pa rin po napipirmahan ng punong lungsod, Mayor Murillo, yung bagay na yan, ang status po nito ay hindi pa po approved. Ganun po ba yun? Ang status po niyan, kung pagbabasehan natin ang declaration ng Sangguniang Panlungsod, inaprubahan na nila. By principle? Kaya lamang, aprobado po sa Sangguniang Panlungsod, pero hindi pa po aprobado ng executive habang hinihintay pa po natin yung kopya ng mismong ordinansa. So mananatili po tayong re-enacted budget? Sa ngayon po ay parang ganun po ang mangyayari sa atin. I see. Mm. Uh-huh. Attorney, ano po yung mga possible ground? Kung sakaling sabi nga po yung na-approve na ito ng Sangguniang, ano po yung mga possible ground na ito naman po ay i-veto or hindi po approve ng mayor, just in case? Depende po yan sa nilalaman nung itra-transmit nila na appropriation ordinance. Ayun. Yan po ay pagdating sa executive, re-reviewin po yan ng mayor at ng finance committee ng executive department. Mm-hmm. At titingnan po natin kung yung i-approve nila na annual budget ay tama sa mga programa na inilatag ng ating mayor para sa 2024. Iyon. Kapag ka hindi tama? May posibilidad po na mag-request tayo sa Sangguniang Panlungsod na baguhin. Ayun. No. Sa pamamagitan po ng veto. I see. So as of now, magiging re-enacted pa rin budget ang budget natin. At depende sa mga giging galaw nila kung hanggang kailan po ito. Talagang totally approved na. At magagamit na yung pondo for the year 2024. Tama po yan. I see. Message. Okay. Maraming salamat po, Attorney. Attorney Asidillo ng City Legal Council Department pala. Nakapagbigay kayo ng impormasyon. Napakagandang pagkakataon po nito at baka po meron pa po kayong karagdagan na sasabihin na hindi po namin na itanong sa kapakanan ng taong bayan. Go ahead po, Attorney. Sa ngayon po, pinapaalalahanan lang po yung ating mga kababayan, yung mga hog racers. Kayo po ay pinapakiusapan ng city government na makikooperate sa ating mga tao ng city government na responde dito sa ASF. Yan po ang ating city veterinary's office, ang ating CDRRMO. Ini-encourage din po kayo na kapag kayo ay merong suspected na case, merong kayong nakikita ang mga sintomas sa inyong mga alagang baboy, mag-report po rin kayo sa city government. At kung meron po kayo mga katanungan, nakahanda po ang city government na sumagot sa inyong mga katanungan kaysa po kayo ay umasa lamang sa mga chismis na kumakalat. Dahil yan pong chismis ay lalo lang pong pwedeng magpalala nitong ating sitwasyon, lalo na kung hindi naman po tama. Yes, yes. Okay. So Attorney, aling office po ang pupuntahan ng ating mga kababayan? Sino po talaga ang authorized magbigay ng sagot sa mga tanong po nila? Sa ngayon po, pwede po kayong lumapit sa office ng ating city administrator, sa akin pong opisina sa city legal department, city legal, ang atin pong city veterinary department, at ang atin pong city agriculture department. Ayun, okay. So maraming salamat po, Attorney. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Okay. Yan po mga kaibigan ang tinig ni Attorney Asidillo ng City Legal Department.
sa lungsod ng Calapan. At malaking bagay po yung naunawaan natin ng mga bagay-bagay na may kaugnayan dito sa African swine fever na ito. Mm-hmm. Dahil napaka-resilience pala nito. Kasama nyo na, no? Bilis pala. No? Kalahin mo kahit pala niluto na partner. Oh, hindi pala ito basta namamatay. So, ibig sabihin, kinain mo to, may tarang pagkain, tinapon mo dyan. Oo, oo. Pwede pang kumalat. Pwede pang kung kumalat. Kung ipapakain mo sa baboy, ay, lalo isipin, na. Isipin mo, dumaan na nga sa katawan mo kung kinain mo ito eh. At pag dumumi ka eh. Andun pa. Andun pa eh. Di ba? Although yung sabi nga niya. Pero walang epekto sa kalusugan. Wala namang epekto. Pero kung ang pag-uusapan natin ay mapahinto mo yung pagkalat, eh kaya hindi ina-allowed na kainin ang tao. Ayun. Hindi consumption ng tao yan. At doon naman sa ilan ng mga tanungan na baka po pwede pang pakinabangan yun sa kanilang mga alaga ay nakaligtas yung tatlo. Halimbawa, eh hindi rin na rin pala po pwede sapagkat ang protocol ay within 5 kilometers. 500 meters. 500 meters. Radius. Radius. Ha? Radius. Mm. Eh, apektado na rin yun. O, kahit sabihin palang malusog yung itsura. O, kahit mukhang malusog. Kahit carrier na pala. Carrier na pala yun. Eh, di lalo na yun kung magkakasama sa kulungan. Mm-hmm. Ayun. So, may ina mo naliliwanagan. Pero maganda rito. Merong ayuda at may programa para sa livelihood itong ating mga hog racer na tinamaan na inihahanda po ng city government ng Calapan. Yun ang maganda rito. At sinabi pa ni Atty. Bukod pa ito doon sa DA. Oh, yeah. Oo, narinig nga natin. Ito sa city government na fund. Meron pa sa national level ba yan? Meron yan. Ang DA nagbibigay naman talaga. DA nagbibigay. Kailangan lamang mapasama doon sa mga listahan. Mm-hmm. Kaya, napaka-importante pala yung kayo'y nagre-report. Mm-hmm. Di ba? Katulad yung mga magsasaka natin, nakikipag-ugnayan, nagre-report sila, o ayan, na-abel natin. Hmm. Na-abel nila yung mga programang nilalabas ng punong lungsod ng ating city government. Hmm. Yung mangingisda, gayon din. Hmm. O ayan, wala namang pinagkaiba yan sa inyo, sa mga hog racer. Ang importante, pakikipag-ugnayan. Hmm.